Sound check. Test mic. Sound check. Sound check. Okay, so meron na, no? So, welcome po ulit guys sa ating channel, Stack Play. At bago po natin pag-usapan yung part 2 ng ating mga top requested stocks. So, please, please, don't forget to subscribe kung bago ka pa lamang. Then, click all button, no? Subscribe, then click all button. Subscribe, tapos click all button. So, bakit? Para palagi kang ma-update sa mga bagong videos na i-upload natin about sa stock market and syempre sa may cryptocurrency. O, ayan, no? So, by the way, guys, so, meron na po tayong 3 videos. So, we have part 1 and part 2 ng ating top trending stocks. So, ito po siya, no? Ayan, no? 23 hours ago, tapos yung si part 2, 21 hours ago. Tapos, si top requested stocks part 1, 5 hours ago. Ayan. So, pwede nyo po yung panoorin, no? Tapos, so, syempre, don't forget to follow my account sa my Investagrams. If ever na meron po kayong account dito, no? So, ayan. So, paka-search lang po, Stock Play, then follow. Search, Stock Play, then follow. So, ayan. So, let's start. So, number one natin is si LC. Okay. So, based dito, yung last update natin is cup with handle pattern yung sabi natin, di ba? So, we have here the cup. Then, we have here the handle. So, ayan. So, yun nga lang guys, kung papansinin natin, binubuhusan siya right now, di ba? So, hindi makapanik sa part na to sa may resistance, no? And kung papansinin natin, so parang nabasag na yung support, di ba? So, right here. Di ba? Parang nabasag. So, possible, guys. So, kung buburahin natin to, baka kasi ma-invalidate na to, eh. Oops, wait. Ayan. So, based dito, let me see. Okay. So, mag-update tayo ng ano. Ayan, para clear. O, ayan. So, magre-redraw lang tayo, no? So, yung support natin for this one is here. Okay, support to eh. O, dyan. So, may 0.1517, okay? So malapit diyan sa 015, no? Tapos yung next support for this one is here. Right. Wait lang. Okay, so pwede rito. Right here. Ayan. So dito guys sa may 0.14, no? 0.14 guys. So we have series of touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, diba? Ayan. So ito yung support natin. So if ever na siya hindi mag hold sa part na to, no? Diyan guys. Ayan. Tapos wait lang. So, based dito, so, meron siyang ano, no? Meron siyang pattern, guys. So, we have here low, right, low, tapos lower low. Ayan. Tapos, so, we have here higher low, diba? So, what do you think, guys? Lower low and higher low. O, diba? Para lang si dito to. So, siya ay nag-print out ng lower low and higher low. So, possible, this part is inverse head and shoulder pattern, no? By ignoring this one, this two, and this three, so, possible, ito yung
neckline-nya. Ito. Right here. Okay? Neckline, guys, possible, di ba? So, si ano kasi, si cap with handle, mukhang may invalidate na eh. Di ba? So, right here, cap, tapos, ayan, si handle, di ba? So, tingnan natin kung bubuhusan sa part na to, no? Tapos, dito nga. Ayan, sa may 0.14. Ayan. So, by the way, so, let's erase this one. Si cap with handle, mukhang may invalidate, eh. Ayan. So, tignan natin, ano, kung siya ay magbabounce or sell off, guys. Ayan. Tapos, okay, sa moving average, 50, support, okay. So, malapit dun, ano? Tapos, 100, tapos 200, ayan. Still intact pa naman din, ano? Si moving average, ayan. Tapos, kay cloud. So, kay cloud naman, guys, is nakadikit na halos dito sa cloud, eh, no? So, tignan natin kasi, ano, eh. O, flat na to, eh. Si lower cloud at si upper cloud. Okay, so, tignan natin kung tataas pa to, no? Let's see kung mag-hold, guys. Ayan. So, pagka kasi nalaglag sa may cloud, so, meaning nun, bearish. O, diba? Ayan na, super lapit. Tapos, super nipis, guys, ng cloud. Ayan. Tapos, so, dito naman, ala, binubuhusan, guys, no? This is resistance. Right here. Resistance kasi ito, eh. Diyan, diba? So, value support for this one is, ayan, so hanap tayo support, hanap, hanap, oops, so possible support din to, series of touches din, eh, diba, right here, okay, around here, dyan. Ayan, support yan, guys, na. So, pagka hindi nag-bounce, edi sell off tayo. O, ayan. Sell off possible dito. Right here. Diyan, na. Ayan. Tapos, kay MACD. So, possible. Okay. Bearish crossover. Ayan, kasi nag-overlap na si MACD line at signal line, ano? And as well, si histogram is nag-flip na from positive to negative. So, from positive to negative. So, based dito kay MACD, si ELSI is bearish. Okay, so possible nga, di ba? Na ma-invalidate to. Si cap with handle pattern. So, that's why binura na natin, di ba? Ayan. Tapos dito kay OBV, support. So, saan yung support natin for this one? Okay, so mag-adjust tayo ng konti. Ayan. So, ayan. So, dito yung support. No? So, we have 1, 2, 3, and 4. Diyan, guys. Support, no? Kay LC kasi, double tap dito, eh. Double tap. Ayan. So, we have first and second tap. O, ayan. Tapos, yung next natin, si ALLHC. O, ayan. So, dito naman,
Okay, so base dito. Okay, so meron tayong trend, no? Meron tayong trend line here. Okay. So parang ano siya. Okay, so breakout guys, no? So breakout. Pero kung mag-a-adjust tayo, parang resistance din 'to, eh. 'Di ba? O yan. Right here, so i-check natin. O yan, so resistance 'to. Hmm, 'di ba? So resistance around here. O yan. So medyo makapal kasi yung ating mga ano eh. Mga resistance kaya nag-overlap, di ba? No, ayan. So dito guys sa may 3.2. So pagka nakapanik, ang next is 3.35. Di ba? Series of touches 'yan, no? Oh. 1 2 3 4 5 tapos 6. Di ba? 3.35 pesos. So kung di naman siya makakapanik, eh, possible dito sa may trend line, ano? Ayan, sa may 3 pesos. O, dyan. So we have 1, 2, 3, and possible nga dito, guys. Ayan, kung di siya makakapanik, no? Tapos sa moving average, 50. So medyo malayo, 100. Okay, malayo rin. And kay 200, ayan, so still ano pa naman, intact pa naman guys, ano, yung ating trend dito kay ALLHC. Tapos kay Cloud, ayan, so medyo flat si Upper Cloud, no? So tingnan natin kasi wala pa tong ano eh, breakout, no? Ayan. So bali, ayan, so tingnan natin ano. Hmm. So sa part kasi na to, siya ay mark up piece ni, 'di ba? Oh, ayan. So si Cloud is pataas na yung ano, yung kanyang trajectory, ano? Mark up piece na to, guys. Kay ALLHC. Ayan. Tapos dito kay RSI. So medyo nag-bounce naman, no? Right here, 'di ba? So nag-bounce pero still lower highs pa rin, no? High, lower, high, lower, high, 'di ba? Oh, ayan. Still bearish pa rin, guys, no? Kasi nga lower highs pa rin, eh. So dapat nag-print out siya ng higher high. No, ayan. So tingnan natin, no. Tapos kay MACD. So we have here kay histogram. Higher low. Okay. And si MACD line is ayun. So medyo nag-flip na pataas, no. So tingnan natin kung magpe-play out si bullish crossover. Ayan, kay MACD. Tapos sa volume, o ayan, so wala pa tayong breakout, eh. Wala pa. O ayan, so wala pa tayong higher high, no? So bali, dito lang siya nag-breakout. Diyan. So next natin si ALCO. Si ALCO. So dito naman kay ALCO, let's check. So check muna natin ano sa weekly chart. O ayan, so resistance na to, guys. Resistance na si ALCO right here, di ba? 0. Ano ba to? 0.7. Okay, so malapit din, guys. 0.7. Tapos so meron na ba tayong breakout?
Okay, so wala pa naman guys, ano? No breakout. Hindi ba? So possible, ito yung trend niya or here. So dito pwede or here sa part na to. Diyan. So let's say ito muna yung ating trend, no? So we have high, lower, high, lower, high, lower, high. So still bearish pa rin, ano? Ayan, sa part na to. So tingnan natin kung magbe-breakout. Diyan. So bali yung support, syempre yung support natin is here. So diyan guys, 0.62, no? 0.62, tapos yung ating resistance 0.7. O yan, so malapit dun, ano? 0.72 or 5 dun, 0.75. So let's go back sa daily chart. So ang titingnan natin to, so let's check with the moving average. So 50 50, tapos 100, tapos 200. So we have here the golden cross right here. Okay, nice. Pero ayan, no? So hindi pa rin siya nakakapanik sa may ano eh, sa may ano natin, downtrend line, no? Ayan, so tingnan natin kung makakapanik. So possible siya ay mag-pull back muna guys, no? Dito sa part na to, sa may 0.6 nga. So kung siya naman ay magbe-breakout, so possible, what's next? So i-check natin. Okay, possible dito, right here. Okay, so dito guys, no? 0.78 guys. O dyan, no? Ayan. So tignan natin kung siya ay pull back muna, no? Ayan. Tapos kay Cloud. Okay, so medyo pa taas na rin to, no? O diba? So yung kanyang trajectory is medyo pataas na rin. So tignan natin. Tapos dito, okay, so parang may trend tayo rito, no? So meron ba? De check natin, no? Let's check. Okay, so possible, ito yung trend eh. So ayan. So tingnan natin kung siya ay bubuhusan. Lower high dito kasi. High, lower high, no? Tapos sa may price action, so we have here high, higher high. Ayan, so possible this part is bearish divergence pattern, no? Ayan. Tapos kay MACD, okay, higher high. Okay, so wala pa tayo ditong lower high guys, no? So tingnan natin. Ayan. So, pero based dito kasi sa may price action, wala eh, di ba? Ayan, no? So siya ay hirap na. Red candle. So dito naman sa volume, so pull back siya right here, no? So bali support natin for this one is eto. Diyan. Ayan. Tapos yung next natin is CLI, no? CLI. Ayan. So i-check natin to. So based dito sabi natin possible. Ayan. So we have here
inverse head and shoulder pattern. So tingnan natin kung magpe-play out, no? So bali ang pinaka neckline natin dito is here. So 5.1 pesos, no? So dapat siya ay makapanik sa part na to. Dito guys, right here. Diyan. Kasi resistance to, no? Ayan. So just in case na mahihirapan, so ang support natin is here sa 4.85, no? Pesos. 4.85 pesos. Doon. Tapos sa moving average, 50, tapos 100. Okay, support doon, ano? And 200. Ayan. So, siya ay parehas na support. Ayan. So, tingnan natin. Tapos, kay Cloud. So, medyo sama sideways na rin to pababa, ano? Ayan, no? So, siya ay nakabaluktot. Diba? Ayan. So, let's see kung siya ay makakapanik, no? Ayan. Kasi, andito na sa may loob ng Cloud, eh. And kay MACD, lower highs dito sa may histogram. So, tingnan natin kung sell-off ba ito. Si CLI, no? Na yan, eh. O, tapos dito rin. So, medyo nanghihina siya, no? Lower high, di ba? High, lower high. Right? So, ang support natin dyan is saan? So possible dito, right here, diyan support, no? Ayan. And sa RSI, so support din to, lower high, eh. Bearish, no? Diba? High, lower high. So pagka din nagbounce, edi sell off tayo rito kay CLI. Right here. Support to, eh. Diyan. Ayan. So, very definite, no? Okay. So, yung next natin, CLI, tapos MARC. MARC. Ayan. So, check natin to. Kung okay pa. So, dito naman. So, we have here the breakout. So, based dito kasi. So, meron tayong nakitang cup with handle pattern. Ano? So, siya ay nag-breakout na. Ayan. So, bali ang pinak-target natin dito sa cup with handle na to is here. Sa 1.6. Okay. So, pero right now, siya ay nasa support. Okay. So, malapit lang sa may support, eh. O, diba? So, pagka hindi nag-hold, edi, san tayo? So, based dito, okay, so possible, dito siya hihinto. Ayan, sa may, ano niya, minor, ano? Support, okay, around here sa 1.13. So, tingnan natin dito, ano? Right here. Ano? San ba? Yan, sa 1.1 pala. 1.11. Okay, sa dito. Okay, so dyan, ano, basta malapit dyan, guys. Tapos, yung ano natin, support natin dito is here. Sa 1.07. Wala, eh. Diba? So, medyo siya ay hirap makapanik. Ayan. So, based dito siya ay nare-reject here. Si MARC, ano? So, dito guys. Ayan kasi resistance to. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8.
strong resistance ano dyan sa 1.4, hindi siya makapanik dun eh. Na yan, so let's see. Tapos sa moving average 50, sa medyo malayo 100, tapos 200. Ayan, so still ano pa naman siya no, si moving average is still intact pa naman. Tapos kay Cloud, so medyo mataas na si Cloud eh, di ba? Di ba? So mataas na, no? Medyo mataas na siya. So possible this part is markup phase na, no? Ayan. Tapos i-check natin si RSI. So siya ay pullback, no? Pero kung titingnan natin support. Right, so possible dito yung support. So wala pa siya sa may major support, no? Ayan, so dito 'yun. Sa 56. So i-check natin. Still bearish pa rin 'to eh. Lower high, di ba? Ayan. Tapos so kay MACD naman, so nagko-converge guys. So meaning na to possible bearish crossover. So tingnan natin kung magpe-play out na. Ayan, kasi nagko-converge eh, di ba? Tapos kay volume, so base naman dito. Ayan. So pagka nag-print out to ng higher high, so possible si MACD line is babaluktot pataas. Ayan, so tingnan natin ano. So possible lang eh na siya ay maging ano, bearish crossover. So tingnan natin. Tapos yung next is TUGS, no? TUGS. Ayan. So dito naman kay TUGS, right here, so binubuhusan, di ba? So siya ay hirap makapanik dito kasi resistance na right here. Diyan, di ba? Siya ay resistance ano? Si 1.8. Tapos yung support natin for this one is here. Support okay, around here sa 1.65. Tapos yung next support is here. Okay, so dito guys. Diyan. Sa 1.5. Diyan. Okay, so tingnan natin kung magbabounce or sell off, no? Ayan. 1.65 and 1.5. Ayan. KTUGS. Tapos sa moving average, 50, 100, layo eh. Ayan, pero still intact pa naman, ano? Si moving average, tapos kay Cloud. So, kay Cloud naman, so medyo flat na siya eh. So, flat na yung kanyang lower and upper, no? Ayan, so bakit? Kasi nga, siya ay nagko-consolidate. Diba? Ayan. Tapos, so dito naman kay ano, kay RSI, so wala pa tayo sa may trend. So siya ay nasa support pa lang dito sa may horizontal, no? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. Ayan. So pagka di nag-bounce diyan, since meron tayong trend line, so possible masunod. 1 2, 3, 4, and possible nga 5. Diyan, no? O, ayan. So, dito kay MACD. Okay. So, siya ay nag-flip na pababa. So, meaning possible bearish crossover, no? Ayan. Tapos, lower high dito kay histogram. Bearish, no? So, based dito kay MACD. And sa volume, siya ay bearish din, no? Sell off eh. Siya ay nag-flip na, no? Pababa.
Ayan. Triple touch or triple tap, no? Ayan, 1, 2, and 3. Ayan, so body support natin for this one is medyo malayo dito, guys. Support. Diba, malayo. Tapos yung next natin sa APVI. So medyo matagal na natin tong din hindi na isasama palagi, ano? Si APVI. So based dito, so punta tayo sa 1R chart. Yan, para meron tayong makita, guys. Oops. Meron ba tayong makikita dito? Okay, so based dito, right here. O, diba? So this one is inverse head and shoulder pattern. So nag-play out na siya, no? Siya ay nakapanik na dito sa may neckline around 14.2 pesos, diba? So breakout tapos throwback right now. Ayan, sa may 14.8 or possible dito, no? Sa 14.2 pesos. Ayan, so tignan natin. Let's see. Tapos, so sa moving average, 50. Okay, so medyo malapit. 100. Tapos, 200. Layo eh, diba? Okay, kay Cloud. So kay Cloud, medyo ano na siya, flat, no? Diba? Ayun na, flat na siya. Si lower cloud at si upper cloud. So ayan, so tignan natin, no? So ayan. So let's see. Ayan. So dito naman sa may indicator niya, wala, nabutas na eh. Wasak, guys, no? Ayan, so nawasak. Lower highs and lower lows, bearish, guys, no? Ayan, no? Since nung ano to, November 30. Ayan, no, diba? November 30 to eh. Tapos, so kay MACD naman, so sa part na to, hindi pa rin ano, so wala pa rin siyang higher low. Hindi pa rin, guys, pagod yung mga bears or sellers, no? Ayan, tapos si MACD line at signal line is nagda-diverge, naghihiwalay. Tapos sa volume, sell-off, guys, lower highs and lower lows, bearish, no? High, lower high, and low, lower low, bearish, guys, no? So body support natin for this one is here. Okay, so possible dito. Diyan. Ayan. Tapos, so yung next natin si Converge. Ayan. So quick update lang tayo. So dito naman kay Converge, okay, parehas lang din sila. So punta tayo sa 4R chart. Okay, so walang pinagbago. Ay, di, sa 1R chart din tayo. So dito, guys, kay 1R chart, so parang hindi nag-play out to, no? Si cup, tapos ito si handle. So based dito, guys, so para siyang over extended, no? Ayun na. So mag-extend lang tayo. Extend, tapos stretch. I-stretch lang natin yan. So ayan. So based dito kasi, wait lang. Ayan, para mas clear. So para siyang ano, no? Double bottom pattern. First bottom, 'di ba? Tapos second bottom is here. Right? So tingnan natin ano. So still possible pa naman ding mag-play out to si cup with handle pattern. So yun nga lang, siya ay over
extended si handle, no? So dito, meron ba tayong trend line? Isa may baba, meron ba? So check natin kung meron. Meron, wala. It's possible ito eh. Diba? So this is huge, guys. Kung titingnan natin ano. Oh, yan sa may macro view, no? So possible this one is triangle pattern, no? So this one is ascending triangle pattern, series of higher lows and flat tops, no? Diba? So we have here low, higher low, higher low, higher low, diba? Tapos sa may taas, flat, flat, flat. O yan, so tingnan natin kung magpe-play out to, no? So possible nga, ano to? Cup with handle pattern na ayan, triangle pattern, ano? Tapos sa moving average 50, so medyo hirap pang makapanik dito eh. 100, ayun, so medyo malayo naman. So 200, wala. Ayan, so tignan natin kung makakapanik dito, ano, sa may 200 or sa 50 pala. Ayan, sa may 50 day moving average. Ayan, kasi resistance to eh. Sa may ano ba to, 15.95 pesos, ano. Ayan, kasi resistance yan, guys. So let's see. So bali support natin for this one, so possible dito, ano, sa 15.75 pesos. Ayan. Tapos dito kay RSI, so medyo laglag siya eh, diba? Ayan o. Ayan, so di makapanik dito. Ayan, sa so may resistance niya. Tapos kay MACD, so medyo naghihingalo pa to. Diba? Oh, medyo sideways pa rin, guys eh. So sa volume, so breakout, so yun nga lang, hindi makapanik dito. Ayan. Diba? So tignan natin, guys, kung siya ay magpo-pullback muna, no? Ayan. So next natin si, wait lang, Converge, tapos si East West. So dito naman kay East West, so let's go back sa daily chart. Alright, so dito naman kay East West, so para siyang nare-reject sa part na to. Ayan, kasi resistance to eh, diba? Ayan o, oh, ayan, resistance dito sa may 11.5, no, pesos. So yung next resistance natin is here. Ayan, so nahihirapan din dito eh. Ayan, so resistance din to, guys. Nandiyan. So dito yun, ano, sa 11.9 pesos. So bali, pagka hindi nag-hold, ede support natin is nasaan? Okay, so mag-adjust tayo ng konti. Let's adjust. Adjust, adjust. Okay, so possible dito. Ayan, sa may 10.8 pesos. Ayan, sa may red box, no? Diyan. 10.8 pesos. So, ayan. And here, okay, sa moving average. So, medyo malayo. 100, malayo rin. 200. So we have here the golden cross. Still intact pa naman, ano? Yung kanyang trend. So pataas pa rin, guys. So yun nga lang, siya ay pullback muna ngayon, ano? This is normal, ano? Yung mga pullback na ganyan. Tapos kay cloud naman, ayan, so flat. So flat si lower and upper. Ayan, so tingnan natin kung magpi-flip ulit, no? Si upper at si lower cloud pataas.
No, yan. Kasi flat siya. Siya ay nagpiprint ng support, no? Support and resistance. No, ayan. Tapos dito naman kay RSI, laglag guys, no? Laglag sa may trend line. Trend is our friend. Okay? So we have 1, 2, 3, 4 and boom. So nalaglag guys. So possible kung di siya makakabalik sa may trend line, ede bounce. Okay, pwede naman, ano? So bounce muna tapos push. Push pa baba or pull pa baba. Ayan. This is bad, no? Ayan, kasi nalaglag na dun sa may trend line. Tapos we have here the bearish crossover kay MACD line at signal line. Tapos nagflip na rin. So from positive to negative. Tapos lower lows pa. Bearish, ano? Dito kay MACD. Ayan, sa east west. Tapos sa volume, so bearish din, sell off, no? Okay, so di nakapanik. So bali support natin for this one kay east west is here. Diyan. So pagka nabasag, eh yun lang, pagka nabasag na. No? Ayan, diba? So pagka, ano yan? Pagka nabasag, sell off. Right? So meron ba tayong trend line? Meron ba? So check nga natin. So yan, so parang trend line din to eh. Ayan, so tignan natin. So fresh breakout kasi, tapos ayun, throwback. So pagka nalaglag sa baba, ayun, down, no? So tignan natin. Tapos yung next is si Vita. Vita. So dito naman kay Vita. So i-check natin to right here. So breakout pero siya ay pullback ngayon, ano? 'Di ba? Ayun oh. Siya ay pullback right now. So yung ating resistance for this one is saan? So, possible dito yung resistance natin. Ayan. Pero parang meron dito. So let's say right here. Ayan, so dito guys. So dito sa may 1.1, no? Ayan. So ito yung kanyang resistance talaga. So tingnan natin kung mag-hold sa may support. Support is 0.97. Ayan. So basta malapit dun guys. Tapos sa moving average 50, tapos right 100, 200. So ayan, so, diba? So malapit na rin to mag golden cross. Let's wait and see. Tapos kay cloud, so medyo flat kasi nga nagpo-pull back siya. Ko-consolidate guys, no? Ayun, no? Kay lower and upper cloud. Diba? Ayan. Pero kung papansinin natin, patas yung kanya trajectory. Right? Ayan. Okay? So, tapos. So, dito naman sa may indicator. So, pullback eh. Diba? Pullback kasi overbought na. Right here. So, i-check natin yung kanyang trend. So, meron ba tong trend? Okay. Meron nga, ano? Ayun, no? So, we have here a series of touches. Diba? So, we have 1, 2, ayun, no? 3, tapos, eto, 4, 5, 6, 7, diba? Ayan, so that's why siya ay nag pullback. Ayan. So tignan natin kung siya ay magpo-pullback pa ulit. So possible. Ayan, support kasi to eh.
di ba support siya nila? Ayan, support, no? So tingnan natin kung magba-bounce. Tapos kay ano, kay MACD lower high ni, eh, di ba? Ayan, no. Lower high kay histogram. So tingnan natin. Oh, tapos rejection dito. Kaysa din na makapanik. Wait lang. So meron ba tayong trend? So meron ba? Ayan, so parang meron nga ano. Oh, ayan, so parang trend line to kasi. Papansinin natin ano. Ayan. So pagka nalaglag ulit sa baba, eh yun lang. Ayan, so tingnan natin. Let's see. O diba, trend line yan. So next natin is si Ani. A-N-I. Ayan. So let's check. Okay. So dito guys, so meron ba tayong trend? So check muna natin ano. Ayan, so base dito yung ating resistance is wait. Okay, so base dito siya ay nasa resistance na, no? Oh, ayan. So resistance to. Eh. Tapos yung next dito naman. Dito sa part na to. Diyan. Support. Siyempre ang support natin so possible dito. Right here. Layo naman. Wait. Ayan. So possible dito muna. Sa 8.11 ano. Right here. Diyan, tapos yung next dito. Wait. O, ayan, no? So, yung support natin nandito, guys. Ayan, sa may 8.1 pesos, no? So, parang meron tayong trend din kasi rito, eh. Meron ba? Pwede check natin, no? Ayan. So, meron tayong trend line here. Since noong April, no? So, we have 1, 2, 3, and 4. Diba? So, ayan. So, meron tayong trend line dyan. Tapos, yung resistance, 8.75 pesos. No? Dyan. Ayan, sideways pa rin kasi. Si Ani, ano? Sideways pa rin. Ayan, so wala pa tayong higher high. No? Dito. Tapos, sa moving average, 50. Support, ayun, no? Diba? 100. Doon din, guys. Okay, malapit doon. Tapos, 200. Ayan, so we have here the golden cross. Ayan. So, kay Cloud naman, so medyo sideways pa rin si Cloud, eh. Diba? Medyo sideways pa rin, oh. Sideways pa rin siya. Ayan. Tapos, kay RSI, so sell off, tapos nag-bounce dito, no? So, nag-bounce dito guys kasi support. Diba? So, tignan natin kung magsisell off ulit to.
Tapos kay MACD, lower highs kay histogram, no? At tapos nagpi-flip na rin si MACD line pababa. This is not a good sign. Oh, ayan. So kay volume din ganun. Bearish siya na, lower high. High, lower high. So yung support is saan? So yung support is here. Right here, support. Ayan. So support siya, ano? So pagka di nag-bounce, edi sell off. Ayan, so dito, right here. Oh, ayan. So, tignan natin, guys. Tapos, yung last is si Maxis or Max. Ayan. Max Group. Okay. So, sa part na to, kay Max. So, breakout. Siya ay breakout dito, no? Ayan. So, wala naman tayong significant ano rito. Ayun, sa meron pala. Ayan. So, akala ko wala eh. Meron pala, guys. Ayan, no? Hindi ba? So, we have here. Resistance dito, guys. Ayan, no? Resistance around here. Sa may 8.3 pesos. So, pagka nakapanik, possible ang next target na natin dito is here. Okay, so dito na guys. Around here. Ayan, so medyo mas okay dito sa part na to eh, di ba? Ayan, sa may 9.7 no, pesos. Series of touches dyan eh. 1, 2, 3, 4, and 5. Diba? Support. So, ang support natin dito is here. Ayan. So, medyo ano to. Hindi kita. Liit eh. Diba? Liit lang. Ayan. So, dito guys. Malapit dito. Diyan. Okay. So, dito guys. Sa may 7.7 pesos support, no? Kay Max. Ayan. Tapos, i-check natin sa moving average. 50, 100. So, medyo malayo. Tapos, 200. Ayan. So, we have here golden cross. Nice, no? Golden cross, guys. Ayan. So, nagsisimula pa lang to, no? Si Max. Tapos, so kay Cloud naman, o diba pataas na yung kanyang trajectory, tapos nasa taas ng downtrend line, no? Tapos siya ay nasa taas na rin ng Cloud, no? Pati kay 200, diba? Bullish guys, si Max, no? Maxis, ayan. Nice, nice. Tapos dito naman kay RSI. So tingnan natin kasi overbought ni. So let's see kung siya ay magre-retest dito. Right here, no? Series of touches eh. 1, 2, 3 and possible 4. Ayan. So let's see, no? Tapos dito kay MACD. So tingnan natin kung siya ba ay sustainable, ano? Ayan, so ano siya eh. Hindi siya convincing eh. Di ba? Ayan o. Eh, sa volume. So, sa volume naman, okay naman siya, no? Ayan, so we have here higher high, di ba? So, ayan. So, tingnan natin kung siya ay ano pa. Kung siya ay tataas pa or pullback na, guys, no? Dito.
So, tignan natin kung ano mangyayari bukas. Ayan. So, I think tapos na po tayo sa ating part 2, ano, ng ating top requested stocks. Okay? So, see you po sa next video sa ating cryptocurrency update. Bye-bye!